panoorin natin itong mga batang ito, guys. Tingnan nyo. Ayan, oh. Tingnan nyo kanilang gagawin. Mga bata lang yan, pero madami na silang nalalaman. Alam nyo naman, guys. So, dahil sa sobrang hirap ng buhay ngayon, kailangan talaga ng diskarte sa buhay. Sa tingin mo, guys, ano kaya ang diskarte na nasa isip nila? Ayan, oh. Maliit na pispan siguro yung lugar na yan. At kung manghuhuli man sila ng isda, mukhang iba namang diskarte ang nalalaman ng mga batang ito. Okay, sige. Abangan nga natin sila kung ano kaya ang mga nasa otak ng mga batang ito. Pero sa tingin ko, hindi naman sila manghuhuli ng isda. Oh, kasi tingnan nyo, may kumukuha ng lupa. Yan ang nga. Ah, okay. Abang-abang pa tayo ng konti. Baka nga may iba talaga silang plano. Yung nasa dulo, pala din ang hawak niya. At mukhang may mga dala silang container. Mga basura na siguro ang container na to. Oh, para saan kaya ang mga container na to? Ayan. Ah, kaya pala. Lalagyan pala ito nila ng lupa. At habang patuloy pa ang kanilang pagkuha ng lupa, nililipat pala nila ito sa loob ng container galing sa kanilang mga kasama. Ayun nga, at mukhang may mga dumarating pa. Ang mga batang ito ay may mga dala-dala pala silang talagang mga container. Oh, ayan oh. Yung mga container, ito siguro yung mga basura sa kanilang bahay. Ngayon naisip nila na ito ay dalhin na lang sa paaralan at lagyan ng kanilang mga tataniman. Ah, okay. Ayan, kaya pala ang dami nilang kukuning lupa. At yung lupa ay kinuha pa nila dito sa gilid ng maliit na pispan. At ano naman kaya ang susunod na gagawin pag mayroon ng mga laman ng lupa ang kanilang mga container? Sige, abangan pa natin, guys. Habang patuloy ang ginagawa nilang paghuhukay, patuloy din ang paglilipat ng mga lupang ito sa kanilang lalagyang container. Siguro nga ay tama ang aking hula na ito ay talagang kanilang pagtatamnan. Ayun, patapos na ang pagpapala ng dalawang bata. Tingnan natin ano kaya ang kanilang sunod na gagawin. Pwede ko sigurong sabihin na baka nga mayroon talaga silang plano ng pagtatanim. O baka naman ay mayroon pa silang ibang plano na magparami pa rin ng isda habang sila ay nagtatanim. Ah, okay. Mukhang maganda ang sistemang ito. Napanood ko na ito sa YouTube, ang isang sistema ng pagtatanim na kung saan ang aanihin nila ay hindi lang yung kanilang mga pananim, pati na rin siguro ang mga isda ay kanila ring aanihin. Ito yung tinatawag na sistema ng integrated farming. Kung ito nga ang plano ng mga batang ito, mukhang maganda nga talaga. Ang integrated farming ay napakagandang sistema ng pag-aagrikultura. Kasi nga, hindi lang yung pananim ang aanihin, may kasama pa itong isda. At magiging duble ang iyong kikitain. May isda ka na, may gulay ka pa. O, sangkap pa. Mga sangkap na lang ang iyong iisipin. At ayan, guys, panoorin na natin sila. Nilalagay na yata yung kanilang container. Aba, dito nila inilalagay sa gilid kung saan nila kinuha yung kanilang lupa. At ibinalik lang pala ito dito, galing na sa kanilang mga container. Kung ito'y titingnan natin, mukhang maganda rin. Ayan. Ayan nga oh, mukhang ito na nga siguro ang kanilang plano. Okay, ituloy nyo lang yan, mga bata. Tingnan natin kung maganda nga ang resulta ng inyong mga ginagawang sistema. Ayan, ang iba sa kanila ay patuloy pa rin sa paglagay ng kanilang container dito sa gilid ng pispand. Ang pispand kasing ito mukhang may isda na rin. Siguro nga dati na nila itong ginagawa. Mayroon na sila ditong mga inaalagaang mga isda. Oh, di ba maganda talaga ang plano? Ang sistemang ito mukhang epektibo. So, ang ilang sa kanila ay patuloy talaga sa paghahakot ng kanilang mga container. Magagaling ang mga batang ito. Mukhang desidido. Isipin mo, nakagawa na sila ng pispan, tatanim pa sila ng gulay. Oh, ayan na nga, panoorin natin, guys. At sa puntong ito,
Mukhang tuloy-tuloy pa ang kanilang paghuhukay. Siguro hanggang dito to sa kabilang banda upang mapuno nila ito ng gulay. Ano kayang gulay ang kanilang itatanim dito? Sige lang kids, ituloy nyo lang yung ginagawa nyo at manunood lang kami dito. Kung tutuisin, marami na rin akong nakikitang ganitong video. Ginagamit ang panga nila ng magandang teknolohiya para lang talaga guminhawa ang mga nag-agrikultura. Sa simula ay magastos talaga ang ganitong sistema. Nakikita ko sila na masagana ang kanilang inaani dahil may magandang ang sistema. Pero itong mga batang ito, nakakabilib na rin sila. Akalain nyo, mayroon din silang ideya para din maguminhawa ang kanilang pag-agrikultura. Ayan nga guys, oh, nakalinya na ang kanilang mga lupang inilagay lang sa mga container at gallons na mukhang pasura na. Ang gagaling ng mga batang ito, mukhang ang sila'y decidido. Sige lang kids, ituloy nyo yan. Tingnan natin kung ano talaga ang inyong gustong gawin. Ito na ngayon ang kanilang mga container. Ano kaya ang ilalagay sa container na ito? Mamaya ko nahuhulaan kung ano talaga ang itatanim nila dito. At mukhang patapos na sila sa kanilang trabaho. Baka nga naman talaga ay magpapahinga lang sila. O ayan na, may binili nga pala talaga ang mga batang ito. Para naman siguro ito sa kanilang pagtatrabaho. Siyempre, nagugutom din naman talaga ang tao. Lalong-lalo na ay mga bata pa ito. O sige, kain kayo. Ano yan? Nauuhaw siguro sila sa tingin ko. Kaya't kailangan nila ng maiinom. Ayan nga at tulong-tulong pa rin sila. Nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Kung kaya't hayaan na lang natin sila, mukhang masarap pa naman ang kanilang merienda. Naalala ko tuloy nung kami rin ay bata pa. Ganitong-ganito rin talaga kami noon. Laging sama-sama pag may pinapagawa. Ganito lang talaga dapat ang buhay ng mga bata. Dapat lagi lang silang masaya. Kahit anong ginagawa nila ay hayaan natin sila na mag-enjoy lang upang maging mabait silang ba at madiskarte pa. Nakakagutom, di ba? Tingnan nyo, gusto talaga nilang kumain bago naman ulit sila gumawa ng kanilang gawain. Para na rin lang naman silang nag-outing dito sa gitna ng munting pispad natin. O ayan o, medyo nagkakausap-usap na sila kung ano ang sunod nilang paplanuhin. O ang iba nga ay mukhang gusto nang magbalik doon sa kanilang gawain. O ano na naman yan kids? Mukhang ito na nga ang kanilang itatanim. Panoorin natin guys. Tingnan natin kung itong kanilang itatanim ay pwede nga talagang mabuhay dito sa ginawa nilang container. I-comment nyo na lang guys sa baba kung sa tingin nyo nga ay magiging tagumpay ang kanilang ginagawa. Hulaan nyo na rin guys kung ano kayang gulay o pananim ang naaakma dito sa kanilang mga ginawa. At sana naman ay nagustuhan mo rin ang videong ito guys. Sa susunod nating video, aabangan na rin natin kung ito ba talaga ay tagumpay o kung kaya ito ba ay talagang magiging integrated farming. So dapat tumubo ito. Magkakaroon ba talaga ng pananim dyan sa mga container? Abangan nyo guys, aabangan ko din ang bidyong ito para naman masabi natin na magaganda nga at magagaling ang ginawa ng mga bata para malaman ko kung madiskarte nga ba talaga ang mga batang ito. Kaya't sana i-like at i-share mo na ang bidyong ito at mag-subscribe na rin po kayo. At para maabangan mo pa ang sunod na video, hit the notification bell upang maging updated ka sa susunod na video. Huwag ka nang mahiya guys. Sige na, mag-subscribe ka na sa channel na to. Sige lang guys at hihintayin ko kahit pa umabot ng isang buwan o ilang linggo.
Thank you.